Welcome to this video. At sa video nga na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa Kinetic, Molecular Theory of Gases, and the Ideal Gas Law sa Tagalog version. Okay, nakita ko kasi na maganda na Tagalog ito na sa, dahil mayroon kong concept na ito. At bago nga ang lahat ay pakiclick mo naman yung subscribe button, okay, at ang notification bell. Yan lang yung sa ng YouTube channel natin. At okay, magsimula na tayo. Pero bago ang lahat, kakanta muna tayo ng short review. Kumbaga, ito yung ating tinatawag na ground zero. Okay, pag sinabi natin ground zero, ito yung mga basic na kalaman tungkol sa gases. Tulad ng itong gas na to is collection to ng mga particles or ng mga molecules na, ayan, tulad nyo pinapakita dyan sa ano natin, constant motion yan. So, hindi sila tumitigil. So, lagi silang gumagalaw. At yan ay sobrang bilis. At hindi predictable, kaya random ang tawag. Sometimes, according to Einstein, no, nag-derive si Einstein ng formula para dyan, at ang tawag niya dyan ay Brownian motion. So may iba tayong video para dyan. So kapag nagawa natin, i-shoutin natin yung video na to at i-shoutin natin yung description sa baba. No? Yung mga particles na to ay nagbabanggaan, no? Million times per second yan. At hindi lang sila nagbabanggaan sa kanilang sarili, pero tumatama din sila dun sa walls ng container. Okay, dahil doon, nagbabago-bago yung mga direksyon nila. At kaya ikinabit natin yung tawag na random. So, kasi hindi na predictable. Ngayon, kapag pinakawalan natin itong gas na to, sinalin natin ito sa container, kung saan niya pupunuin, i-spread out niya yung sarili niya doon sa loob ng container. I-distribute niya yung sarili niya evenly dun sa loob ng container. At yan ay dahil nga dun sa second law of thermodynamics, kaibat ng pagtaas ng entropy. Okay, so ibang subject na naman yung thermodynamics, yun, no? May iba tayong video dyan. So pag na ulit, pag na nagawa ko na yung video na yun, ipopost ko na lang yung link sa baba. Okay, at merong mga intermolecular forces, no? Van der Waals, yan. So ibang ano naman yan, no? Na nag-i-interact or na present doon sa mga gases. Okay? So, pero, napakaliit na nung epekto ng mga intermolecular forces na yan doon sa mga gases. Kaya nga, pwede na natin i-neglect o isang tabi yung mga epekto na yun kapag ginagawa natin yung calculations. So, dahil nga, maliit lang yung epekto niya, so naisip ng mga scientists natin na magkaroon ng general model ng tinatawag na ideal gas law, na ito yung ginagamit para i-approximate yung mga behavior ng gases sa, well, sa isang range, no? Ng temperature, pressure, and ayan. So, mamaya, pag-uusapan pa natin yan, i-derive natin yung ideal gas law. Kaya, stay tuned. Okay, so, at magagamit nga natin yung mga pinagbabanggit ko na properties para i-define or i-describe yung gases. Yan sila, no? So, una is yung pressure ng gas, yung temperature ng gas, and then yung volume, and then yung number of moles ng specific amount ng moles ng specific species of gases na nandyan. Okay, sa isang sample. Alright, so, ito yung mga gas laws na dinerive or pinormulate ng mga naunang scientists. Okay, so mula dito nabuo yung ideal gas law o yung kinetic molecular theory. Okay, one is yung Boyle's law. No? So, recap lang ito. No? So, ito ay nagsasabi na kapag yung pressure daw ay tumaas sa loob ng, kunyari ay sa piston, okay, so kinompress mo siya, lumiliit yung volume. Okay, so pwede rin daw mangyari yan kahit na hindi tumataas yung temperature. Okay, so pwede mo nga naman siksikin nang hindi pa nag-i-explode yung piston. So, walang temperature increase na sa part na yan. So, yan ay gawa ni or formulated na Robert Boyle noong 1642. So, parang English yata sa English chemist or physicist. I don't know, no? Pakicheck nyo na lang dyan sa mga ay sa ibang resources. So, si Charles Law naman, no? Charles Law
ay gawa ni Jake's Girls noong 1787. So, kita nyo naman, 300-400 years na, magpo 400 years na makalipas, no? Nung nabuo itong pamadas na to. So, ano ba sa si Jake's Girls? So, nagpapalipad siya ng mga lobo, yung hot air balloon. Okay, siya yung unang airships, mga airplanes ang tawag doon, no? So, this law states that as temperature of the gas increase, kasi pinapainitan niya nga yung kanyang mga lobo, ay pumataas din daw yung volume kasi nag-i-expand. Okay? Napapag-expand. Kasi nakakatanggap yung mga air molecules ng extra energy. So, pag may extra energy ka, nakakatakbo ka. So, nakakatarot ka ng malayo. So, yun yun, no? So, yun yung Jake's Charles o yung tinatawag natin na Charles. At ginawa niya nga yan noong 1787. So, kapag nag-expand yung gas doon sa may part na yun, is napapanatili na constant yung pressure. Okay, so, next nga natin is Dalton's Law of Partial Pressures, na ito ay nagsasabi na, syempre, may iba't ibang pressure yun, no? So, pag pinag-add mo daw yun, no? Pag nilagay mo siya sa isang container, yung total pressure ng container is the sum of all the partial pressures ng kung ano-anong gases, yung mga pinaglalagay mo sa loob. So, very basic lang, no? Pero actually, mahirap yung computation yan. Okay, so gawa siya ni John Dalton, no? Noong 1801. Okay, so ngayon, si Avogadro naman, no? Hindi Avocado, ha? Baka mapagkamalan yung Avocado yan. Hindi. Si Amedeo Avogadro ang gumawa nito, at ang tawag dito is Avogadro's Law. Yan. So, okay, si Avogadro's Law states that kapag gumawa ka doon ng isang litro ng gas, kunyari isang litro ng oxygen at isang litro ng nitrogen at isang litro ng helium, yan daw ay magko-contain, o yung tatlong container na yan ay maglalaman ng parehong number lang ng molecules. Okay, so yan yung naging basis na nung tinatawag natin na ideal gas law. Okay, kasi nga nag-spread out evenly. Okay, so kapag kumuha ka ng isang volume ng 1 liter ng oxygen, 1 liter ng helium, 1 liter ng nitrogen, ay pareho lang yung number of molecules. So pag sinama tong law na to dun sa combined gas law, magubuo na yung tinatawag natin ideal gas. So mamaya, i-derive natin siya. Papakita ko sa inyo yung derivation. Medyo more on mathematics kasi ito eh. So, Gay Lussac's law naman states that as the temperature of the enclosed gas increases, the pressure increases at constant volume. O, kunyari, kuha ka ng pressure cooker. Diba, iinit yun ang iinit. Okay, so, tumataas yung temperature niya. Okay, at makikita mo, kumukulo na yung loob, diba? So, may mga steam na. So, at pag nilagay mo yung popcorn doon, tutok yun. Ibig sabihin, tumaas yung pressure. Kasi hindi naman nadagdagan yung dun sa container eh. Yung number of gas. Okay? So, yun pa rin yun. Okay? So, constant yung volume. Hindi nag-expand yung container, so constant yung volume. Okay? So, eto na, no? So, nagsimula na na nila na pagsamasamahin. Para namang applicable lahat yan, ha? Sabi ng mga scientists. Eh, di pagsamasamahin natin. Kaya, nagawa yung combined gas law. So, walang nakadiscover sa kanya kasi napag-isipan lang nila na pagsamasamahin. Okay? So, it states that, okay, yung the ratio ng product ng pressure at volume, okay, ay sa temperature, okay, ay constant yan. So, pag tumaas yung temperature, ang ibig sabihin yan, pwede tumaas yung pressure at volume. Okay? Depende kung anong gusto mong panatilihin constant. Okay? So, kung constant yung volume, tataas yung pressure. Pag constant naman yung pressure, mag-i-expand yung volume. Ito ang ibig sabihin ng combined gas. Yung ratio is a constant. Okay? So, at ito naman, yung Graham's Law of Effusion and Diffusion. Okay, may mga gas na mabilis mag-spread out. Okay? Kumbaga, kanyari, parang sa utot lang yan, no? Okay, may utot na mabilis kumahol. Okay? May utot na nasa ulyang bangis. Okay, so ganun yun. So, ano nga ba yung dahilan ng mga yun? It's because of the weight ng kanila, molecular weight.
Okay? So yung square root daw ng molecular weight ay proportional dito sa bilis ng diffusion at diffusion. Okay, so may computation din para dyan. At huwag kayong mag-alala, papakita naman natin yan sa mga susunod na video. Ito ay gawa ni Scottish chemist, no? Kasi Thomas Graham, hindi yung tinapay, ha? Noong 1805. At particularly, no? Nabuhay yata siya noong 1805 hanggang 1869. Okay? Yan. So, ibig sabihin, pinag-experimentuhan niya yung mga otot. Hindi alata, pero yun lang yun, no? Pero, ibig sabihin, ginagamit din kasi yun sa chemistry. Yun sa, tawag dito, yun sa, pwede natin yung gamitin dun sa membrane, osmosis, ganyan-ganyan. Okay, so gas law, meron pa rin osmotic pressure, no? But, later on natin yung pag-aaralan. Ngayon, ito na, no? So, si ideal gas law na. Ngayon, may nakita kasi sila na parang mas magandang derivation way na pag-derive kaysa dun sa combined gas law lang. So, eto yun siya. So, it predicts the behavior of gases using the equation of the state. Okay. So, yung equation of the state, nabanggit ko na yan kanina, it composed of four variables na tinatawag nating temperature, pressure, volume, and moles. So, pag yung equation na yan is gagawa natin na PV and RT. So, papalabasin natin yan. So, i-derive na nga natin. Bago nga pala lahat, review muna tayo. So, recap tayo. Summary tayo ng ating recap. Una, easy Boyle's law. Ay, napaluanan ko na yan kanina. Ito yung kanyang formula. So, huwag kayo matakot. Madali lang yan. Multiply, multiply, divide, divide lang yan. Okay. At ang tatandaan mo dyan is constant yung temperature at pwede magbago yung pressure at volume. Okay, next is si Charles law. Yes, si volume ang si pressure ang constant kaya ang naturalmente magbabago si volume kapag nagbago si temperature. Next is si Gay-Lussac's law. Okay, so si Gay-Lussac naman is constant naman yung volume so magbabago naman si pressure. Kapag tumaas temperature, tsak tataas si pressure kasi hindi mo hinayaan na mag-expand. Okay? Parang utot pag kinimkim mo, 'di ba? Pag sabog ganon. And next is si combined gas law. Ito na, no? Si combined gas law is si temperature at yung ratio daw, no? Nung pressure times volume over temperature is a constant. So, depende sa'yo kung anong gusto mong imanipula. Okay? Okay. So, yan. No? And next is si avocado. Hindi nga avocado, no? Ayan, ay si volume daw ng isang gas, isang particular gas will contain exactly n number of moles, okay? At the constant temperature and pressure. Okay, so next is Dalton's law of partial pressures. The sum of the pressures ay equivalent yan sa sum of the partial pressure ng gas. Okay, next is si Graham's law at hindi ito yung tinapay na pinag-experimento niya mga kapot. Yan ang paliwanag doon. Oh, ito yung kanyang formula. Okay, so hindi na natin yan na ganong pagtutunan ng pansin at tayo na at i-discuss na natin ang ideal gas law at ang ito tinatawag din na KMT. Okay, so KMT is Kinetic Molecular Theory. Ito yung nagpapaliwanag ng theory about sa motion ng gases at yung kinetic energy nila. Okay, and then ideal gas law is actually yung application ng KM. So, pinagsama ko na sila kasi isa lang naman talaga sila. Okay, ngayon, sa totoo lang naman, mahirap talaga na perfect itong magkaroon ng ideal gas. Walang ganon. Okay, kasi ang mga gases ay meron siyang volume. Yung kumbaga atomic volume nila. Diba? Yung sa oxygen, may yan, atomic radius, spherical, or something like that. So, may volume siya. So, at dahil doon, affected din ito ng intermolecular forces. Pero sabi nga natin, is napakababa. Okay? So, pero, under certain circumstances, nagkakaroon ng pagkakapareho yung real gas sa ideal gas. Okay? At yung mga conditions na yun is must be satisfied. Okay, ano yung mga conditions na yan para mag-behave ang real gas
ng ideal gas. Okay, next slide is, kailangan natin i-assure itong mga sumusunod. One is, kailangan meron tayong container na may definite volume. Okay, at itong volume na, at itong container na to ay naglalaman ng mga ideal gas. Okay, ano itong si ideal gas? Dapat wala silang volume sa kanilang sarili. Okay, and they behave like small dots or point particles. As if they are very small, very tiny, less affected by intermolecular force and by gravity. Ayan, no? So, and ayan na nga, no? So, yung condition number 2. So, point particle siya at wala siyang volume. Okay. Next is, kailangan constant yung kanyang motion. Okay? At rapid, nagbabanggaan sila. Okay? At dapat din, marunong silang sumunod kay Newton's law. Okay, kasi alam niyo naman sa mechanics, mahalaga si Newton's law of motion. So mamaya makikita natin yan. Next is, sabi ko nga, katulad sila ng mga real gas, bumabangga sila sa wall ng container. At dapat lahat ng conditions na mangyayari is elastic. Okay? So walang momentum na nalulost. Okay? So ito, the rigid walls of the container are infinitely rigid. Okay? So hence, does not absorb the momentum. Okay? So pagbangga, walang ano, hindi na di-diminish yung momentum. Okay? So malalaman nyo kung bakit. Next is, ito yung mga facts na nakuha natin. One is, may volume siya. At may number of molecules dun sa volume na yun. At ang bawat molecule doon ay mayroong momentum na ang equivalent ay according to Newton's law is mass times velocity of the particles doon. Okay, next is ito na nga yung ating container. Okay, so ayan, may definite volume yan, 30 by 30 by 30. Okay, pero imagine nyo na lang na meron tayong rectangulars. Kasi kung 30 by 30, cube to, no? Pero nirectangle ko na siya. Okay, para sa pag-i-edit. Okay, so makikita kayo dyan na cylinder sa loob. Okay, yung cylinder sa loob na yan, dyan tayo magpo-focus. Okay, next is, okay, yung number of particles muna yung bibilangin natin. The number of particles that hits the wall of the container is equal to the number of the particles per unit volume having the velocity Vx traveling with the time interval Vt. Okay, so focus tayo dito ngayon sa cylinder. Okay, lahat lang ng gas na nandun sa cylinder ang ating bibilangin muna. Okay, kasi pag nabilang natin yan, pwede tayong magbilang ng molecules sa kahit anong shape. Okay, so lahat daw na pwede tumama dun sa kabila, doon sa base, sa kabilang base, ay lahat lang ng molecules na nandito sa part na to, at dapat may eksakto silang bilis na Vx. Okay, at magta-travel sila mula dito papunta dun sa kabila ng time interval dt. So pag pinag-multiply mo yung Vx times dt, distance yung makukuha mo ng cylinder. Okay, so next is, alam nga natin na may volume. Okay, may number ng molecules per unit volume. Okay, so ta-times lang natin ito dun sa volume ng cylinder. So makikita nyo parang volume divided by volume, kakansin yung volume, at ang matitira is yung number of particles na nandun sa loob ng cylinder. Okay, so ang formula nga is N over V times area of the circular base. Ito yung circular base ng cylinder times length of the cylinder. So, yan yung volume. So, ang final formula is N all over D times the area times Vx times Vt. So, nire-write lang natin to in terms of the quality ng mga particles na tumatama yung sa wall. Okay, ngayon, bibilangin naman natin yung number of collisions na nangyayari per unit time. Okay, bilangan na. Okay. Pero, sa totoo lang naman, hindi naman sabay-sabay na tumatama yan yan. No? One half lang or kalahati lang. So, hanapin mo yung average. Kasi, bakit one half yung ginawa? No? Sa statistics kasi, pag sobrang million-million times na, okay, mas lumalapit yung limit. Okay, critical value. Okay, sa one half. Yun. So, pag nag-aaral kayo ng statistics, guys, yung one half na yan is napakalaking
epekto niyan, ano? Kasi sobrang dami na ng samples natin at ano na siya, standard. Okay. Kaya pag ginawa natin yung mean or yung arithmetic mean is nagko-converge siya sa 1/2. Okay, so 1/2 lang yung mga particles na yun ang tumatama dun sa wall ng ating cylinder. So we're gonna have to multiply 1/2 times n all over b times a times bx times dt. Okay, so that's the number of particles na tumatama daw doon sa wall ng container habang sa per unit time. Okay, so ngayon, alam na natin yung number of molecules na tumatama sa pader. Ngayon, alamin naman natin kung gaano yung momentum na taglay-taglay nitong mga gas particles na ito. So, pasensya na kayo sa diagram at magandang pagkakadrawin niya. Okay, so, okay, mayroon tayong kinuhang gas molecules. Dinrawing natin siya at may dinrawing din natin yung wall. Okay, ngayon, si gas molecules, tatama siya dun sa wall. May dala siyang momentum na negative mv m yung mass niya times yung velocity niya. Bakit negative? Kasi papunta siya towards the negative x-axis. Kasi mahalaga dito guys yung direction. Okay. So ngayon, tatama ngayon siya sa wall. Ngayon, according to Newton's law guys, hindi magbabago yung iyong direction kung walang force na involved. Okay, kailangan may force na involved para magbago yung direction. Ibig sabihin, sa pagtama niya, magkaroon ng existence si force. Okay? Nag-magic, ching! Force! Okay? Kasi hindi nga mangyayari yun. Yung interaction kasi, may interaction kasi na nangyari. Ano yung interaction na nangyari? Yung sa gas at yung sa wall. Sabi nga, dun sa third law, in every reaction, there is always an equal amount of force but negative o yung direction niya is mag-attract. So, yun yung halaga ng Newton's law. So, merong nag-arise dun yung force. Ngayon, dahil sa force na yun, nagbago ang momentum. So, merong change ng momentum. Yung direction. Okay? Kasi makikita mo dyan, kasi nga, yung collision nga natin is pareho pa rin yung mass and the velocity niya, nagbago lang yung direction. So, hindi nabawasan yung value ng momentum, pero nag-change yung direction. So, nag-change yung momentum. Okay. So, mula sa negative mvx, naging positive mv na siya. Okay, at i-apply ngayon natin itong formula na delta p, o yung change in momentum, is equivalent to p sub 2 minus p sub 1. Okay, at ngayon nga, gagamit tayo ng konting arithmetic at isosolve natin siya. Next slide is, ito na nga siya, so finding the momentum change per particle. Apply natin yung formula na delta p is equivalent to p sub 2 minus p sub 1. Yung p dyan is indication niya ng momentum. Okay, so value ng p sub 2 guys is yung positive na yan. Kasi tumalbog na siya, tumalburge na siya, no? Minus yung hindi pa siya tumatalburge, no? So, minus negative mvx, no? Ito yung, may mga positive naman dyan, may mga negative para alam niyo yung direction, no? So, pag sinolve mo nga yan, positive, negative minus negative is magiging positive siya. So, proceed to addition tayo, guys. At delta p, at delta p is equivalent to 2 times mass times velocity of that particle in the x-axis. Okay, so hindi naman nagbago yan. So, constant nga yung kanyang velocity at most of the times. Okay, so yan, ang change in momentum. So, ang gagawin naman natin is hahanapin natin yung impact nitong impact ba? O yung epekto nitong mga particles na bumabangga sa pader. So, mayroon silang buwelo ngayon kasi marami na sila, di ba? Kung isa lang, lang yun. Marami nga. Di ba? Yung bumabangga. So, hanapin natin yung isasam natin lahat ng individual contributions nila. So, total momentum ang hanapin natin. So, total momentum change of the system. So, tandaan natin yung per particle is ito siya, no? Delta P ng per particle is 2mvx. And then, kailangan na nating hanapin yung total contribution nito. At 1/2 nga lang yung kumahan natin kasi 1/2 lang yung tumatama dun sa wall. Okay, so, we're gonna multiply the two equations. We're gonna have, meron tayong 1/2, nag-English na pala ako.
times N all over B times alpha A, which is the area of the base of the cylinder, times BX times BT times delta P, which is momentum per particle. Alright, so yan na, no? Makukuha natin, makikita natin, magka-cancel, cancel out yan. Okay, so yung 1 half dito, dahil may numerator tayo na 2, ay makakancel na siya. So, mawawala na si 2 dyan. So, ang matitira na lang is dpx, or the total momentum change in the x-axis, guys, is equivalent to n all over b times area times mb squared. Saan nang galing yung squared, sir? So, makikita nyo doon sa taas, bx times bx is bx squared. Alright, so times dt. So, that's the formula. Yun na yung formula natin. So, sabi ko sa inyo, di ba? Medyo mat ito, di ba? So, mayroon na tayong total momentum, no? Ngayon, sabi ko nga kanina, dahil nagbago yung momentum is mayroong interaction na nangyari. At yan na nga pumapasok si Newton's law. So, naipaliwanag ko na ito kanina. Basahin ko na lang, guys, no? Because the change in momentum would mean change in velocity. Kapag may change in velocity, guys, meron tayong acceleration. Kasi acceleration is the change in velocity. And pwede nating i-connecta yan dun sa force involved. Okay, kasi force equals mass times acceleration. At ang acceleration niya ay change in velocity. Ngayon, hence, change in momentum per unit time is equivalent to the force. And this is related to the interaction of the particle in the container. Yun na nga yung application na first, second, third law of motion. So, ibig sabihin, change in momentum, guys, ay gagamitin natin yung second law. Next slide ay ito na, no? Force ang hinaharap natin ngayon using momentum. Okay. Kaya nga, since the force nga is mass times acceleration, pwede natin i-rewrite yung acceleration, guys, na b sub 2 minus b sub 1. Alright? So, ito siya. So, ngayon, dyan, igagamit tayo ng konting differential calculus, guys. Okay? So, edi mass times, ano ba yung nag-change? Okay, ang nag-change dyan is yung velocity per unit time. So, dt all over, d all over t, d dt times b, okay? Okay, derivative of b with respect to dt, yan, is equivalent to the change in momentum, okay? So, dp all over dt naman. Okay, so solve na natin yung force, guys. So, si force na yung sasolve natin. So, huwag kayong mag-alala, no? Pag nag-algebra, at saka nag-calculus, patalasan lang ng matayan. Okay. Okay, so, sum of all the forces, guys, is equivalent nga daw sa dpx all over dt is equivalent to, yung formula kanina, hindi divide lang natin siya, guys, by dt. Okay. So, pag-divide natin siya, guys, by dt, ito na siya. N all over b times A times MB X squared. Alright, or ito na siya. Ayan. So, may force na, guys. No? Ito na yung final formula natin. So, next is hahanapin na natin pressure. Okay, paano ba na connect si force kay pressure? Kasi sabi nga natin is pressure is force all over area. Force applied over area. Eh, di kukunin lang natin yung formula natin para sa force. I-divide naman natin siya by area. So, eto na siya. dpx all over dt. Yun yung forces natin. I-divide na natin siya ng area. So, itong formula na to, i-divide lang natin siya ng area. Eh, di makakansin yung A. O, nawawala na, di ba? So, matitira na lang is n times mb sub x to the power of 2 all over b. Okay? So, yan yung pressure natin. Okay, ngayon, one dimension lang yun, guys. Sa, dun lang yun sa face nung, one side lang yun nung cube. So, ngayon, kailangan natin computing, guys, yung dun sa three-dimensional, ano niya. Kasi may orientation siya na papunta sa, may tumatamang particle sa x-axis, may tumatama dun. Ibig sabihin, kalat-kalat. Okay, hanapin natin yun, guys. Sa px, and then p sub y, and then p sub c. Ngayon, solving for the total pressure. Mapapansin nyo, guys, pwede naman natin ibaliktad yung cube, eh. Okay, ibago-baguhin natin yung orientation ng cylinder, tulad nito. Pero, walang nagbago dun sa kind ng molecule na nandyan. Diba? Walang nagbago sa dami ng molecules na nandyan.
binago mo lang yung orientation. So guys, pwede natin sabihin dyan, next, na yung pressure sa X ay equivalent sa pressure sa Y at equivalent sa pressure sa C-axis. So each wall of the container receives equal amount of pressure. Okay? So kasi kung may mas mataas yung pressure doon sa kabila, eh lulog mo yun. Diba? Uumbok yung kabilang side ng cube. Eh hindi naman nangyari yun. So ibig sabihin, diba? Equal lang siya. Okay, so pressure exerted by the gas to the wall of the container, eh kahit saan man yun, kahit doon sa puwetan o kahit sa tagiliran at doon sa tuktok, eh equal lang. Okay, so next nga is pwede natin gamitin yung average na, yung concept na naman ng average pressure na nandun sa container. So pag sinabi natin, pag nag-aral na kayo ng statistics, nagko-converge talaga yan into some real value na equivalent sa mean. Okay? So, yun yun, no? So, ano kasi, ang physics kasi at chemistry is multidisciplinary yan, guys. Mag-aalo-alo na yan. Yan lahat ng klase ng mathematics na pwede mong ma-encounter. May vector, may kung ano-ano. So, kaya I love physics. Diba? So, hanapin natin yung average pressure, guys. Ang ibig sabihin yan is pagsasama-samahin natin yung pressure, i-divide natin siya sa 3. Bakit 3? Kasi tatlo yung ating component. Meron tayong sa PX, PY, at PC. So, tatlo siya. So, ngayon, substitute natin yung formula natin. So, P sub X plus P sub Y plus P sub Z all over 3. And then, substitute natin yung formula. So, makikita natin N, which is the number of molecules, times M, which is the mass per molecule, times V sub X raised to the power of 2 plus V sub Y raised to the power of 2 plus V sub Z raised to the power of 2. Ngayon, divided by 3 times V. Okay, so sinubstitute ko lang yan. Actually, ang napasok lang talaga dyan, si 3. Okay, ngayon, say that we just have changed the orientation of the cylinder. Yung nga, no, sinabi ko, pwede naman nang bago-baguhin yun. No? Pero yun pa din yun. Ibig sabihin, si V sub X to the power of 2 is equivalent siya kay V sub Y raised to the power of 2 and sa kay V sub C raised to the power of 2. Okay, ngayon, hindi yung gawin natin is i-factor out na lang natin. At, kumbaga, since isa lang naman pala sila, pwede i-add na lang natin, divide natin sa factor. Okay, so, ito siya. So, sa P average is equivalent to N times M times, yun, sinubstitute ko na lang yung part dun sa average value divided by 3. Okay, so yun na yun, no? V average is the power of 2 all over 3V. Okay, so 1/3 N times M times V average is the power of 2 all over V. So, that is the average pressure. At makikita mo nga, next slide, na may factor dyan na MV, okay, square. Okay? Yung MVC square ay magiging equivalent yan, guys, to sa famous equation ng famous equation, guys, na 1/2 MV squared, which is the kinetic energy. Okay? Ngayon, dito, kinetic translation ng energy siya. Kasi nagbabang siya, gumugulong, or nagbabibrate siya, umiikot sa sarili niyang axis. Ganon, and average niya is tinatawag natin ATR. Okay, ngayon, ang makikita mo dyan, kulang ng factor kasi MV squared lang yun nandun sa loob ng formula. E di, pasukan natin ng 1/2, okay? Kapag pinasukan natin yun ng 1/2, magiging KTR na yan, or the translational kinetic energy of the molecule. So, at ang gagawin lang natin dito is algebraic manipulation or arithmetic manipulation, if you can call it like that. Okay, we can write the right hand side of the equation. So, ito na nga siya. So, P average is equivalent to 1/3 N times M V A average raised to the power of 2 all over B. Okay, ngayon, babaguhin lang natin ito. So, makikita mo na yung factor ay papasukan natin ng 1/2 MV squared. Alright, so pagpasok ng 1/2 MV squared, para maging equal pa rin siya, magpapasok pa rin ng 2 dun sa numerator. Kasi 2 divided by 2, guys, fraction lang yan, no? Magic lang sa fraction yan, is 1 pa rin yun. So, walang nabago sa ating equality.
Okay, and next, at sabi nga natin itong 1/2 MV squared na to ay KTR yan. So, ang magiging formula natin guys is 2 over 3 KTR. Oh, yan. All over P. 2/3 KTR all over P. So, ayan na. So, nakita na natin, no? At next nga is, pwede na natin i-rewrite yung equation natin. Andyan na yung connection ng ideal gas law sa kinetic molecular theory. Kapag kinross multiply natin guys yung V to the other side, we can rewrite this equation na PB is equal to 2/3 KTR. At magiging ano na yan guys, magiging related na yan dun sa PB and RT kapag pinag-equate natin yung PB is equivalent to 2/3 KTR dun sa PB is equal to NRT. Ibig sabihin guys, magpo-cross multiply lang tayo yan, no? KTR now is equivalent to 3 over 2 NRT. So, na-invert lang siya. Na-invert lang yung 2/3 naging 3 over 2 lang. So, ibig sabihin guys, since yung number of moles dyan is constant, o yung dami nga nyan ay constant, at yung R dyan is constant, yung R dyan guys is the universal gas constant. So, may value yan, papakita natin mamaya. At, ibig sabihin dyan, ay kapag tumaas yung KTR o yung energy per molecule ng ating gases ay tataas si PB, okay, si pressure at volume. At itong pagtaas ng KTR guys ay dahil sa temperature change. So pag tumaas yung temperature, yung init, magkakagul yung molecules, okay, babanggay nyo rin ang babanggay yung walls ng container, tataas yung pressure. At may tendency na kapag ka bumigay yung container guys, expansion. Okay, so it tends to expand things. So yun ang talagang basic ng thermodynamics. Word of it. Okay, hence the change in temperature changes pressure and volume. Tends to change, no? The gas, the pressure and volume of gas is expanded. O sana guys ay naiintindihan niyo yung part na yan kasi yan ang pinakamahalaga na maintindihan. At ngayon, we can actually calculate the average energy per molecule of the gas. Okay. So ngayon, gaano ba kalakas yung isang isang molecule, no, pag bumangga sa iyo? Okay. So bawat molecule kasi guys, ay may tinatawag siyang energy na sarili niyan because of the itong ang kinetic, 'di ba? Okay, ngayon, i-divide mo lang siya by N. We can use the formula KTR is equivalent to N times 1/2 MV squared. Alright, divide both sides by N. So, ayan na, KTR all over N is equivalent to 3 over 2, alright, times NRT all over N. Okay, so ngayon, meron tayong bagong formula na 3 over 2 times N all over N. Big N, small n, lowercase n divided by big N times RT. Alright, ano yung N na maliit? Moles yun. Ano yung N na malaki? Number of molecules yan. So, saan natin makukuha yan? Okay? So, next slide is makukuha natin yan kapag ginamit natin si avocado. Ay, si Avogadro pala. No? Avogadro slow. Kasi nga, sabi nga ni Avogadro, kapag daw may kumuha ka ng certain volume of gas, guys, ay may number of molecules daw na nandun. Okay, at gagamitin natin yung kanyang formula. So, paano yun? Sabi niya, this is equal to the number of moles N times the Avogadro's number. Ano ba yung Avogadro's number na yun? O, diniride niya yun, binilang niya yun eh. Kaya makikita niyo yung mata ni Amadeo, nakaganyan. Sabi bilang, oh. Okay, guys, so ganun na nangyari. No? Yan, Amadeo! Madeo. Yan, oh, mukha niya, oh. O, ganyan, oh. So, kabibilang ng mga molecules yun ng gas, guys. Kaya huwag yung pibilangin nyo. Okay, so, eto na. Okay, so, edi may formula na nga siya na N is equal to moles times the number Avogadro's number. Okay, which is 6.022 times 10 to the 23rd. Billion. Paano kaya niya nabilang yun, no? Okay, so substitute natin guys dito, no? So, KTR per molecule is now equal to 3 all over 2. Okay, ito na yung formula natin. N, okay, small letter N, all over N times N sub A. Ito na nga yung dahil yung
number of molecules ay equivalent daw dito. Alright? Times R, which is the universal gas constant, times T, which is the temperature in Kelvin. Okay, ngayon nga, yung makikita mo dyan, divide-divide na naman yung N all over N, ay maka-cancel out. Okay, maka-cancel out. So, pag na-cancel out niya yan, ang magiging formula natin is ito sa baba, no? KTR is per molecule is equivalent to 3 all over 2 times the factor of R, which is the universal gas constant, all over X sub A times temperature. Ngayon, itong R, all over N sub A, guys, yan ay laging lumilitaw sa chemistry at yan ay laging nagagamit sa thermodynamics din, ano, at saka sa kinetic molecular theory. Ang tawag dyan, guys, pagka na-divide mo yan, yan ang Boltzmann constant. Hindi Boltzmann, ba? Boltzmann constant. So, may value siya, guys, na K. Binigyan siya ng ano, R, or R, R all over N sub A, or the Avogadro's numbers equal to K, which is the Boltzmann constant. At ito yung kanyang value, guys. So, pag dinivide mo siya, magkakaroon ka ng 1.381 times 10 to the negative 23 joule mole times mole, times, all over mole times Kelvin times molecule. Okay, so magka-cancel-cancel out lang yan dyan. So yung unit, ipaki-cancel-cancel out yun na lang. No? At ayun, so per molecule, anong kahulugan yan? Next is ang kahulugan niyan, next, ay yung energy ng molecule, guys, is equivalent sa 3 all over 2 or 3 halves of the product of the Boltzmann constant and the absolute temperature in Kelvin. So, yung energy pala nito mga gas na to, depende sa temperature, okay? Kasi yung Boltzmann constant, constant na, hindi nagbabago yan. So, ano lang talaga makakapagpataas ng energy na per molecule ng gas, yung temperature. Kaya kapag mainitan, naturalmente, itataas yung kanyang energy. Okay, yun. Next is moles naman, no? So, ibig sabihin, i-add na natin yun. Lahat-lahat. Kasi kailangan natin yung moles. So, multiply lang natin both sides, guys, no? By N sub A. Okay? Okay. Ngayon, makikita mo, magka-cancel out na naman dyan. Marami makaka-cancel out na naman dyan. So, ito, tutong dulo, makaka-cancel out yan. So, R, dito ko na lang tumingin sa 3 all over 2 times R all over N sub A times T. Alright, so, cancel out din yung Avogadro's number at ang matitira ay KTR per mole is equivalent to 3 all over 2 RT. Yun. No. Alright, so, we can write this using Boltzmann constant ulit na using equation ng Boltzmann constant na R is equal to K is equal to R all over N sub A. So R is equivalent to N sub A times the Boltzmann constant K. Alright, so KTR per molecule nga, guys. So pag change natin, we substitute N sub A times K for R. So ito yung magiging equation niya. Alright, so sabi ko, inulit ko ulit, no? We can say that the energy of one mole of gas does not depend on the type of gas but on the measure of the absolute temperature, which is in Kelvin scale. Alright, so paulit-ulit lang yun, no? So, hindi nagbago. Oh, ngayon, mag-practice sa problem na tayo. Okay, so a deep underground cavern. Pag sinabing cavern, kuweba. Okay, malalim ang kuwetan to, ha? Contains. So, may laman siya na gas. So ngayon kasi minsan, di ba, tulad niyan sa may mga hinuhukay kasi sa ilalim ng lupa. So cavern ang tawag doon, guys. So walang pasukan. Pero merong hukay. Merong, kumbaga, merong space doon sa loob. 2.24 times 10 to the 6 liters ng methane. So si methane pwede mo siyang ibenta, no? Pwede mo siyang process. Okay, at gawing pampaliyak. Okay. So sa mga petroleum blabla, ang mga engineers dyan, gusto nila makuha kasi gusto nilang ibenta. Okay, so at may pressure daw dun sa ilalim na 1.5 times 10 to the 3 kilopascals. And the temperature of the ambient temperature dun sa ilalim is 42 degrees Celsius. Ang tanong is how many moles
of CH4 or methane gas ang meron dun sa color. Okay, so naiintindihan nyo ba ang ating kumukupyo? Okay, ngayon, next is kailangan natin i-analyze yung problem natin at malinaw na sinasabi, guys. Malinaw, ha? Na hindi mali, malinaw. Na kailangan natin hanapin ng moles, okay, ng CH4. So, ito ang ating solution, guys. So, ang required natin is moles CH4. Ang given natin is meron tayong volume niya, which is volume ng total air na nandun, ano? Kasi, ano yun? So, hindi naman sinabing mixture. Nung ibig sabihin, assume natin na puro siya. So, volume is equivalent to 2.24 times 10 to the 6 liters. Okay, ang pressure daw is 1.9 times 10 to the positive 3 kilopascals. At ang temperature, guys, sa degree Celsius ay 42. Pero kailangan natin, guys, is Kelvin. So, mag-a-add tayo ng 273.15 para ma-change ito sa Kelvin. At ang mangyayari, guys, is pag nag-add tayo, 315.15 Kelvin. At yung R, actually maraming ba na to, no? Yung R na to is maraming unit na pwede kang pagpilihan. So, pipili lang tayo, guys, nung feet doon sa ating mga units na nasa taas. So, liters, kung liters, yung units of pressure, pascals, kung pascals, ATM, kung ATM, hindi yung ano, pinipindot ba yun. So, mole, kung ano, okay, so, ayan na nga. So, substitute tuloy. Ito, formula na tayo, guys, no? Saan natin sasubstitute kung hindi natin alam yung formula? Yung N, or yung number of moles. Alright, so, ito yung solution. So, makikita mo, divide both sides by RT lang yan, di ba? So, magkakaroon tayo ng formula na N is equivalent to PB all over RT. Alright, so, pag sinubstitute natin guys yung formula, hindi ko nasasabihin, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na at nagiging coco-crunch yan. Okay, ito na. Ayan, is equivalent to, ang dami guys, 1,295,054 more CH4. Okay, ganun karami yung pwedeng makuha mo doon. No? So, actually, ilalagay lang yan dun sa parang tanke ng gasol, bibenta na sa iyo yan. Alright, ito yung ating solution, guys. Okay, so, at yan is maraming salamat kung ikaw ay natuto dito sa ating discussion ng Tagalog. At kung may mga topic na gusto mong ipa-discuss sa Tagalog, eh, pwede kang mag-request dyan. Paki-comment down below na lang. Okay, at kung may mga tanong ka, guys, may mga reaction ka, ay dyan na rin. Sa comment, maki-comment tayo. Yan, okay. So, at maraming salamat. At huwag mong kalimutan na paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated, guys, sa mga video na kagaya nito. So, maraming salamat sa pagtutok dito sa channel natin na University. Bye-bye!